Okay, buddies, masyado kaming busy ngayon. Practice namin ng physical fitness itong mga season na to. Tapos, at the same time, sasabay natin yung pag-garden ng mga estudyante ko every morning, pagsikat ng haring araw. Hindi hari ang araw, ah. Okay, si Lord ang hari. Okay, pagsikat ng araw, pupunta na kami dito sa garden. So, pakikita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ng mga estudyante ko. Ano yung mga tinuro ng mga EPP teachers nila sa kanila. Paraan ng pagtatanim, pagtatransplant. Okay, sasample na namin kayo ng pechay. So ayan, gumagamit sila ng mga patapong bagay, mga lalagyan ng ice cream. Nilalagyan nila ng mga seedlings ng pechay. So, in a few days, mabubunan. Pinapatubigan nila. Okay, kumuha na kayo ng mga paso, tatam na ng pechay, okay? So ayan, may taga-dilig tayo, pinusuplayan na ng irrigation. Ayan nga. Si Allen, ayan. Player natin yan sa athletics. Magaling din pala mag-garden. Ayan, damuhan nyo, kulkulin nyo. Okay, pagkakulkul, tamnan nyo na ng mga dalawa o tatlong mga seedlings ng pechay na narito. Okay, so ayan, no? Si Joseph. Joseph, kaway naman Joseph. Okay, pati mo naman yung mga subscriber natin. Na nahihiya, okay. Ikaw ha, pagka sa classroom ha. Okay, si Allen. Ayan, mga tapong butas. Ginagamit namin yan upang makapagtalim. Allen, pumili ka ng magandang dahon. Tatlo. Ay, dalawa. Eh, si Jinky, ang isa sa kanilang mga ate sa classroom. Mas matanda ko ba sa... Ayan, si Jinky. Kukulkul, dinadamuhan niya yung mga lumang pinaglagyan ng mga halaman, yung mga natuyot na lalagyan nila ngayon ng pechay. Kukulkulin nila yan para lumambot, makarecover yung mga ugat. So kung papansinin nyo, basta huwag nyo anak puputulin yung ano ha. Huwag nyo puputulin yung ugat. Yun ang pinakmahalaga, hindi putol yung katawan. Mabubuhay yan, kagaya nung nandito sa container natin. Okay. Lorraine, gaganda ng ano ha? Lorraine. Okay, ang gaganda ng pechay natin. Luigi, ano masasabi mo? Ayan. Nadiligan mo na? Ayan. Yan mga pechay natin. Meron din tayong pechay dito. So ngayon, bida muna ang pechay natin. Okay, punta. Ito yung garden namin. Pupunta namin yung pechay. Sabi nga sa inyo, every morning lang, makakatapos tayo. Aani tayo. So ito yung... Ito yung pangapechay namin din eh. Mga estudyante lang ang ano to, ang mga gumawa niyan. So sa inyo, no? Nasa gitna kami ng kabayanan pero nakapagtatanim kami ng mga gulay. Pechay yan, malapit ng anihin yan. Naganda ng mga dahon. So yan, pakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung kabuuan ng garden namin ah. Okay, wait lang. Hey, Alex! So ayan, sila, estudyante ko sila Ronmar ay kumukuha sila ng paso na may mga damo, mga... Eka nga, ay mamatatanda na yung mga tanim. Gagawin nila ngayon. Kukuha sila, dadamuhan, gagawin nila. Ilalagay nila yung pechay dyan. Dar, pwede na po para. So, ibig sabihin, reusable. Yan. Pwede na yan. Reusable yung mga container, tsaka yung mga soil. Hindi basta-basta pinababayaan. Okay. So, yun yung mga girls natin. Pero sila nga center table doon. Doon sila nag-garden. Okay. Doon sila nagtatanim. Nakabutihin nyo ha. Okay, si Atlanta, nakatapos na. Atlanta, yan. Lalagay namin din eh. Sa isang sulok. Okay. So, yan. Yan namin lalagay. Malilim muna, siyempre, sa lilim. Hindi pwedeng sa init agad ilalagay. So, by after 3 to 5 days siguro, pwede na silang ilagay sa medyo mainit ng konti. Ayan po, si Jeron ay nakapagtanim na po ng ilang mga pechay sa paso niya. Jeron, pakilagay mo na doon. Hello, sir. As baba mo. Ayan po, didiligan na po namin yung mga anak ko, yung iba ala po. Ayan. Eto, eto, maliit. Mawawa, oh, konti pa. Okay. So, yun na nga, online buddies. Nakapagtanim na ang mga estudyante namin. Dito na kami inside the classroom. At prepared na kami para mag-practice for the physical fitness.
Okay, sabi ko nga sa inyo, mahalin natin ang pagtatanim ng gulay dahil ang gulay ay pampahaba ng... Gulay! Parang scripted. So always remember that. Every human is a student in this giant classroom called life. Maestro Bino Lessons.